Good morning. Good morning, good morning. Tara, samahan niyo akong kumanta, guys. Para po sa ating mga nanay. Tara, samahan niyo. Ang himig at titig at pag-ibig sa puso ko, ika'y nag-isang ikaw lang sa mundo, ang may pusong agas tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Walang microphone. O, diba? Nahabol ko yung kanta. Ang ganda ng kanta na to, guys. Awit kay Inay. Iniisip ko habang ako ay nakaupo kumakain ng chicharon. Sabi ko, kanta kaya ako. Alas 12:20 na sa Kuwait. Kakanta ako bago matulog. Kaya itong kanta na to ay para po sa ating mga nanay. Mga nanay na katulad ko. Alam nyo, guys. Ina. Tatlong litra. Pero kaya kang buhayin. Tatlong litra, pero kaya kang buhayin. Hindi ka iwanan, alagaan ka. Dinala ka sa sinapupunan ng 9 buwan. Nanganak yung nanay, pinadidi, pinakain, inalagaan. Nagpuyat yung nanay para magkadidi yung baby. Mga anak, isipin niyo po kung ano kahirap
ang ginagawa ng nanay sa kanyang mga anak. Kung paano niya i-handle ang roles sa loob ng bahay. Ang mga gawaing bahay, mayroong baby, nagpapadidi, nagluluto, naglilinis, naglalaba, lahat-lahat para kaming makina sa loob ng bahay. Yung trumpo, ganyan po ang trabaho ng isang nanay. Pero meron ang nakita sa post sa Facebook. Simple lang daw ang isang nanay. Anong simple? Siguro, simple. Pag meron kang kasambahay sa loob ng bahay, napakahirap po maging nanay sa loob ng isang bahay. Lalo na may mga baby. Kaya inawit ko tong kanta na to dahil na-miss ko po yung aking mama for how many years? 2014, nawala na ako ng mama sa edad na 49. Namatay yung mama ko sa complicated na sakit. Or, ano ba tawag dyan? Kidney malfunction. Namatay po yung mama ko. Ang dami niyang sakit. May hika, may mataas yung blood pressure. Kasi linyada po namin na linya po ng mga nanay ko yung high blood. Kaya, Jesus name. Napakahirap na walang nanay. Nung time na ako po ay bata pa, mag-story ako. Nung time na ako ay bata pa, dahil ako po ay panganay sa lahat. Iba pala pag ikaw ay panganay. Pag umalis yung nanay, ikaw yung ate na tatayo sa mga kapatid mo. Ikaw yung mag-alaga, ikaw yung magpakain. Yung nanay ko iba, yung mama ko iba. Pag umalis siya, meron siyang kurot na iniiwan sa hita ko. O diba, ang sakit sa singit. Kinukurot ka kung minsan sa tagiliran. Ginaganyan. Ikaw, yung mga kapatid mo, huwag mong hayaan na kung saan-saan mapunta. Baka mapunta dun sa sapa. Malunod. Ganyan. Tapos may kasama pang kurot. Pag umalis yung mama ko, papunta sa saan mapunta dun, may mag-ani ng palay. Andun yung mama ko. Kada halos aalis, meron talaga akong kurot sa gilid. Tapos pagdating ng hapon, dapat yung kaldero namin malinis na. Yung malinis na mas maliwanag pa sa albo. Sorry sa mga albo dyan. Ganyan yung nanay ko. Dapat nakakuskus yung kaldero namin. Tapos may mga kahoy na kami na panggatong. Kasi yung nanay ko, iba, napaka-grabe. Iba siya magdisiplina sa akin, kaya namimiss ko yung nanay ko. Kaya, pero yung mga ginagawa ng nanay ko na pagdisiplina sa amin noon, hindi ko na in-apply sa aking mga anak kasi naawa ako. Kasi sabi ko, kung yung disiplina ng nanay ko, yung ginawa ko, in-apply ko sa inyong mga anak ko, naku, kawawa kayo. Napaka-stricta po ng aking nanay. Lalo na pagdating sa barkada. Alam nyo, kahit na high school graduate ako, fourth year high school na ako. Yung nanay ko andun sa may Palm Road. Kasi sa ano kami, sa UMA. Probinsya kami. Baryo yung aming sa school. Malayo-layo po yung aming nilalakad. Tapos yung nanay ko, may dala-dala na siyang walis. Or pat-pat. Bantay-bantay doon sa may Palm Road. Baka merong kasabay. O, diba? Yung nanay ko. Iba kasi noon, pag may kasabay ka na, pwede ka na mabuntis. Ganyan sa kanila dati. Pag mayroong nagbibit-bit ng bag mo, may nagbibit-bit ng mga notes mo or aklat mo, iba na yung iniisip na nanay ko, baka hindi ako makagraduate ng high school, mabuntis ako. Kaya iniisip ko, paano naman ako mabuntis? Bit-bit lang siya ng bag. O, diba? Ihatid ako sa bahay. Malayo pa yung nanay ko, wala na. Grabe, para siyang pulis. Daig niya pa yung NBI. Kaya hindi ko makalimutan yung nanay ko. Nakakamiss. Ganyan pala maging isang nanay. Kaya yung sabi ko nga, yung mga sinasabi pala ng nanay ko is totoo pala yan lahat. Kaya namiss ko. Kung ganyan talaga magdisiplina yung nanay ko, namimiss ko siya. Yung palagi niya akong pinapagalitan. Tapos, pagtapos niya, tapos niya ako yoyawan, pinapaliwanag niya. Bakit palagi akong ginayoyawan? Kasi sabi niya, kinokorek lang daw ako sa mali. Mali daw yung ginagawa ko.
sa isip ko naman, ano naman yung mali doon, no? Diba? Kasi bata pa ako noon. Nung nag-asawa ako ng maaga, yung mama ko, grabe yung iyak niya. Bakit daw ako nag-asawa ng maaga? Ngayon ko lang na-realize na sa edad ng 42, sabi ko sa aking sarili, kung pwede ko lang talaga ibalik yung nakaraan na maging single, na walang problema, gala-gala lang, kung saan yung ano, hindi na pala pwede. Sabi nga, di ba, solo yung pagsisisi. Sabi ko nga sa aking mga anak, kung pwede ko lang kayo balik sa aking tiyan, ay hindi na pwede kasi malaki na kayo. Kaya yung aking mga anak, tawang-tawa sa akin. Ang hirap maging nanay, kaya salut sa mga nanay. Happy Mother's Day. I hope na mag-enjoy kayo sa aking kanta. Kahit na hinahabol ko na yung lyrics, hindi ko kaya. Dati, kayang-kaya ko pa yung mga matataas na tono. Ngayon kasi wala tayong practice na ano. Sa high school, mahilig ako talaga magkanta. Kahit na umuwi sa bahay. Nakaupo kasi ako dito. Hindi ako pwedeng mag-volume. Hindi ako pwedeng mag-volume yung baba ko. Magising, ano nangyayari sa iyo? Hindi ka patulog, alas 12 na. Kaya, ganyan-ganyan lang, pigil-pigil. Pigil-pigil muna ako sa aking busis. Kaya, hayaan nyo na ako mag-weld dito sa aking whitey, guys. Hayaan nyo na ako. Para yun sa inyong mga nanay, I hope nag-enjoy kayo sa aking kanta. Kaya, salut sa mga nanay na naging ilaw, naging tatay sa kanilang pamilya. Katulad ko. Salut po sa inyo lahat. Tuloy lang. Hindi pwedeng sumuko. Pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng sumuko. Always remember, God is with us. Hindi po tayo nag-iisa dito sa abroad. Ang dami natin. Ang pinakadabis is kasama pa natin yung Lord. Kahit saan man po tayo napunta ngayon, kahit saan lugar man ka ngayon, all over the world, nakikita po ng Lord yung ating ginagawa. Kaya always thankful at pasalamatan si Lord na hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Sabi pa nga sa Joshua 1, versikulo 8, pagbulay-bulayin po natin araw at gabi ang mensahe ng Lord. Buklatin ang Biblia. Kaya hanggang dito na lang ang aking vlog for today. I hope na nag-enjoy kayo sa aking kanta. Huwag niyo akong ibas. Para yun sa inyo lahat. Sa sunod, basta, mag-volume-volume na talaga ako. Guys, wala akong practice. Hindi ako singer. Kaya hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Maraming salamat sa suporta. Salot sa mga nanay. Mga ina. Ulirang ina. Nakatulad ko. Mawalan man po tayo ng partner, mawalan man po tayo ng asawa, hindi po natin pwedeng iwanan po yung responsibilidad na iniwan ng asawa natin sa ating mga anak. Kundi tayo po ay sasalo sa kanilang iniwan na responsibilidad. Dahil kasi katulad ko na byuda na ilang taon na, ayan, ako talaga yung nanay, naging tatay sa aking mga anak. Kaya, salut sa mga single mom dyan. Sa mga single mom na may maraming anak na katulad ko. Ayun, saludo pa ako dyan. Hindi na, naging byuda na. Iniwan yung anak, tapos iniwan sa nanay. Tapos siya nag-asawa ulit. Aba, ibang klaseng mensahe na yun. Kaya sa mga nanay na hindi iniwan yung mga anak, salut po sa inyo. I love you all. God is with us. To God be the glory. Kita-kits po tayo sa next video ni Jing Vlog. I love you all. Good night.